Kumusta mga ka-review? So, welcome back sa ating episode 2 ng ating vlog tungkol sa pag-i-invest sa cryptocurrency. So, ngayong araw mga ka-review ay akin nang itutuloy yung tutorial tungkol sa paano nga ba bumili ano, ng cryptocurrency sa Binance and then paano kumita sa cryptocurrency. Alam ko, share na rin sa inyo ng mga ka-review ang ilan sa mga natutunan ko kung paano nga ba i-check ang isang cryptocurrency, coin, or token, ano, kung okay nga ba ito pag-investan. Nang sa ganon, hindi masayang ang inyong pera. So, tara na mga ka-review, simulan na natin. Since meron na tayong US dollar or USDT mga ka-review na pampambili natin ng ibang cryptocurrency, puno na tayo ngayon sa marketplace. So, ito mga ka-review. So, ngayon mga ka-review, ang gagamitin kong sample kapang trade ko ngayon ay ang XEC. Pero bago tayo mag-proceed mga ka-review sa pagbili or pag-trade, allow me to share you some information na makakatulong sa inyo in the future. Bago kayo mag-trade mga ka-review, halaga na i-search nyo muna kung ano yung background ng cryptocurrency na gusto nyong trade or bilhing asset. Or di kaya, ang pag-investan nyo muna mga ka-review ay ang nasa top 100 na cryptocurrency. Kasi nga, may mga coin minsan na na-hype lang sa una mga ka-review and then, ayan, pagkatapos na hype mga ka-review, ayan, bumagsak na siya ng bumagsak. And then, tignan nyo rin yung details niya mga ka-review. Wala man lang ka-information dito sa may details niya. Ito lang yung information na nakalagay. So, wala man lang dagdag na details, no? Kung anong meron dito mga ka-review. So, ayan. This is not a financial advice. Ano mga ka-review? Do your own research lagi bago mag-invest. So, ayan. Balik na tayo sa market ulit ng Binance. Ayan. Ang gagamitin ko ngayon is ang eCash or XEC mga ka-review, no? Bakit ko nga ba siya nagustuhan, bilhin as my asset or pang trade? Again, hindi ko financial advice, ano mga ka-review. So, do your own research pa rin. Pero, based sa aking personal preference, maganda siya. Kasi nga, nag-research na rin kasi ako mga ka-review kung ano ito, kung ano itong e-cash na to. And nakita ko naman siyang na may maganda siyang fundamentals and use case. Saka, higit sa lahat mga ka-review, yung background ng kung sino yung mga developer. So, ang website na kung saan pwede nyo i-check kung ano itong XEC na ito or eCash is ang CoinMarketCap rin. Pwede rin dito mga ka-review. So, check nyo ngayon kung ano yung details niya, ano yung information niya. So, dito usually nakalagay yung mga basic information talaga ng isang coin or token. So, dito pa lang, nagustuhan ko na siya kasi medyo marami na yung details. What is eCash XEC? So, in-explain nito is the rebranded version of Bitcoin Cash ABC. So, ililink ko ito mga ka-review dyan sa description. So, nang sa ganun, pwede nyong basahin, ano? So, dito pa lang, nagustuhan ko na siya kasi medyo marami na yung details. It's in detail talaga, ano? Yung pagkakalagay ng mga information ng XEC. Ayan, so ito yung mga details or information na gagawin nila or magkakaroon sila sa eCash. And then, who are the founders of eCash? So, ayan, halaga rin to sa akin, mga review, ano? So, eCash XEC is led by its lead developer, si Mr. Amaury Sachet. And then, mga review, based din sa aking research, mga review, si Mr. Amaury Sachet ay dati ring developer ng Bitcoin, ano? Siya, isa siya sa mga pioneer na developer ng Bitcoin. And then, based on my research ulit, software engineer siya dati ng Facebook. Isa pa sa mga kailangan yung i-check, mga ka-review, ay dapat may website din sila. So, kung may website sila, ayan. So, makikita dito ngayon, mga ka-review, kung ano yung mga ginagawa nila. So, what make eCash unique? So, eto na siya. Magkakaroon siya ng avalanche, staking, e-tokens. So, yung staking talaga yung inaantay ko ngayon. No? Nag-hoard na ako ng marami para karoon na ng staking ay meron akong pang-stake. Yung mura pa lang, ang eCash. So, eto naman yung roadmap ng ginagawa nila. Saka yung iba pang mga details nila. Tapos, tinignan ko rin mga ka-review if meron din ba silang community.
So, meron din silang Twitter page which is active naman. Nag-post sila lagi ng mga natatapos nila sa project. Tulad netong pag-i-integrate nila ng Avalanche sa eCash. So, check din natin itong Avalanche, mga review kung ano nga ba ito. So, ayun, Avalanche, yung consensus, coming soon. So, we are here. So, isang toolbox na lang. So, tapos na. Feeling ko magkakaroon na ng staking pagtapos na itong Avalanche. Tapos, balik ulit tayo sa coin market cap. Titignan ko rin kung meron silang additional na community. So, meron din silang community sa Reddit. Tapos, nakita ko rin na meron din silang community sa Telegram, which is nasa 21,000 na sila, ano? Dagdag rin siya na parang foundation kung bakit maganda rin siyang i-hold. Marami pang mga paraan, ano? Ano pa yung mga pwede nyo gawin para ma-check if maganda ba talaga yung coin na gusto nyo pag-investan. So, for me, ang eCash is okay. So, good for long terms din siya, if ever, para mag-grow pa siya, ano? Mag-grow pa yung value niya. Ayun, mga ka-review, balik na tayo sa Binance ulit para bumili ng XEC para mag-trade na talaga, ano? Ayan, nasa market na tayo ulit. And then, i-search natin ngayon yung XEC. I-click nyo ngayon yung trade. Ngayon, mga ka-review, ituturo ko sa inyo yung paraan kung paano kumita dito, ano? So, yung strategy na buy low, sell high. Bibili tayo sa murang price and then, bibenta natin sa mas mataas na price. Sample na analogy, mga ka-review. So, alimbawa, yung sa merkado, mga ka-review, bibili ka ng itlog, tapos ibibenta mo siya ulit, bibili ka dapat sa mas mababang presyo. Tapos, ibenta mo siya pag tumaas na. Alimbawa, 10 pesos. So, kumita ka ngayon ng 7 pesos. So, assume natin na ito yung graph, ano, mga ka-review, ng merkado ng itlog. So, nakabili ka ngayon dito ng itlog. Bumili ka ng isang itlog dito, mga ka-review. Tapos, 3 pesos siya. And then, tumaas ulit. Pagkabili mo, tumaas na siya, ano? So, tumaas na siya ng 10 pesos. So, minus 3 pesos. So, kumita ka ng 7 pesos. So, yun yung ibig kong sabihin sa buy low, sell high. Ito yung sample analogy niya, ano? So, what if naman, ano? Siya, dagdag kaalaman na rin, mga ka-review, ano? So, what if naman, so, nakabili ka dito, no? Pag halimbawa dito ka nakabili, alam mo kasi nung bumaba na, alam mo dyan na yung pinakamababa. So, assume natin na nasa 9 pesos ka nakabili. Ayan, so sa 9 pesos ka, kunyari mga ka-review, sa 9 pesos ka nakabili, ano? Tapos, tumaas siya konti, and then bumagsak. So, kumula siya ng 3 pesos. So, magandang gawin mo mga ka-review is bumili ka rin dito sa ilalim, dito sa 3 pesos ulit. Nang sa ganun, pag tumaas na mga ka-review, yung presyo ulit ng itlog sa merkado, so yung itlog mo ngayon, magaganda siya na mas malaki ang kita. So, halimbawa, 3 pesos, bumili ka, nakabili ka ng isang, halimbawa, nakabili ka ng isang itlog dito na worth 9 pesos at bumagsak, and then bumili ka ulit ng isang itlog dito, mga ka-review, tapos tumaas, so mas malaki na yung kinita mo. So, 10 pesos minus 3 pesos equals 7 pesos. So since nabili mo dito yung isang itlog mo, mga ka-review, so nabenta mo rin siya ng 10 pesos. So may 1 pesos na pang kinita dito. So bali may maliban sa 7 pesos plus 1 pesos na tubo mo nung nabenta mo na yung dalawang itlog mo na nabili mo sa magkaibang market price. Ngayong nabenta mo na siya ng 10 pesos, kumubo ka ng 8 pesos. Kasi nga dito, from dito, kumita ka ng 7 pesos paakyat doon, tapos ito 9 pesos paakyat doon, 1 pesos yung naging tubo mo. So may ano ka, may 8 pesos ka mga ka-review na kinita mula sa pagbebenta mo ng itlog. So, sample analogy lang yun mga ka-review, no? So ngayon, papakita ko na sa inyo mga ka-review kung paano nga ba yung pagbabuy and selling ng cryptocurrency. Make sure na nasa buy tab kayo mga ka-review. And then, ang current price ngayon mga ka-review is 7641. Pero ako, tulad na ng explanation ko kanina, buy low and then sell high. Since alam ko na bababa pa konti yung price ng XEC mga ka-review, so mas pinili ko na ilagay yung buying position ko sa presyo ng XEC na 7600 pa lang. Ayan. And then, gamit ang 20 USDT natin mga ka-review, ang mabibili natin na XEC ay 263,169.
And then, pagkatapos nyo ma-set up yung preferred nyo, yung price, mga ka-review, kung kailan nyo gustong bumili at saka mailagay yung amount na gusto nyo ipambili, like dito sa example natin na 20 USDT yung gagamitin natin pambili, i-click na natin mga ka-review yung buy XCC. So, may mag-notify dito mga ka-review na limit buy order created. And then, makikita nyo na ngayon siya mga ka-review sa bandang baba, sa kaliwa, sa open orders. Ito na ngayon mga ka-review yung na-set up natin kanina na setting ng pag-buy natin. So, bibili tayo pag bumaba yung price ng XEC ng 7,600. And then, ngayon mga ka-review, ang mabibili natin na XEC ay may bilang na 263,169. Parang 263,169 na itlog mga ka-review yung mabibili natin. Tapos mga ka-review, ang amount na pinambili natin is 20 USDT. Ngayon mga ka-review, so ang gagawin na lang natin ay ang antayin na ma-reach ng market yung price na kung saan tayo naka-position na bibili na tayo ng XEC, which is 7,600. Pwede muna kayong maglaro ng ML or di kaya magsaing. A few moments later. So ayan mga ka-review, after few minutes, pagbalik ko, wala na yung open order natin dito mga ka-review. So meaning, na-hit na ng market yung buying position natin, ano mga ka-review. So bumagsak siya sa 7,600. Para ma-check natin mga ka-review kung na-hit na ba niya yung market price na gusto natin, punta lang tayo sa order history. So as you can see mga ka-review, filled na siya. So meaning, nakabili na tayo noong bumaba yung presyo ng XEC ng 7,600. At ang nabili natin ay 263,169. So ngayon, papakita ko na sa inyo kung paano magbenta. So ang gagawin natin mga ka-review ay pumunta lang tayo sa sell tab. And then, set up natin mga ka-review yung market price kung kailan natin gusto ibenta yung XEC natin. So since alam ko mga ka-review na tataas pa yung price ng XEC ng 8,400, so yun yung is-set up ko ngayon mga ka-review, 8,400. And then ang ibebenta natin mga ka-review na XEC, bilang ng XEC yung nabili natin kanina, which is 263,169 XEC. Ngayon, kung kanina mga ka-review is 20 USDT yung ginamit natin fund para makabili ng XEC, at ngayon ibebenta na natin yung XEC natin mga ka-review, ang matatanggap natin ay 22 USDT. Gawa ng, yun nga, ibebenta ko ng mas mataas na presyo yung XEC natin. Pagkatapos nyo ma-set up mga ka-review, click nyo lang yung sell XEC. And then, may notification na lalabas, limit sell order created. Tapos, sa may open orders mga ka-review, ay mailalagay na yung selling position natin mga ka-review. So, ang ibebenta natin mga ka-review ay XEC sa presyo na 8,400. At ang bilang ng XEC na ibebenta natin mga ka-review ay 263,169. At ang matatanggap natin ngayon na USDT mga ka-review na kabayaran ay 22 USDT. So, tumubo tayo ngayon mga ka-review ng $2. So, ayun mga ka-review, antayin na lang natin sa ulit na ma-hit na yung market price na 8,400. So, pwede na natin balikan later on na ulit. So, ganun lang kasimple mga ka-review. Once na ma-hit yung mga ka-review, yung 8,400 na sinet nating selling price mga ka-review, yung 22 USDT mga ka-review na kabayaran plus tubo ng ating pag-trade ay makikita natin sa overview. Then, under overview, click natin ang fiat and spot. At doon na nga natin makikita mga ka-review yung 22 USDT natin. Then, dagdag kaalaman mga ka-review, ano? Day trading ang tawag sa pinakita kong klase ng pag-buy and sell ng crypto. Kasi para bumili lang tayo and then binenta natin. Then, if ever naman mga ka-review na bumili ka or ang isang tao ng crypto, then hinold niya ito for a month or a year or 5 years or more, para mag-accumulate pa or tumaas pa yung value nito, ang tawag naman sa kanya, sa individual na ito, ay investor. So, I hope nag-enjoy kayo mga ka-review sa ating tutorial. If ever may mga comment kayo or suggestion,
please let me know sa ating comment section. Then, if may mga request kayo mga ka-review, please let me know rin para try kong gawan ng vlog or di kaya sample review. Hanggang sa muli mga ka-review, and don't forget to subscribe. Ingat!